Ito ang aking kwento. Kwento ng isang babaeng nawala sa landas at tuluyan ng nawala ng pag-asa. Ngunit muling nakahanap ng liwanag sa tulong ng puong may kapal at sa tulong ng mga taong nakapalibot sa kanya. Sumulat kayo ng isang reflection paper na naglalaman ng inyong kwento ng pagbabago. Sundin ang temang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Ibahagi ito sa klase sa susunod nating pagkikita. Sa puntong ito, isa lamang ang pumasok sa isip ko. Paano ako makakasulat ng isang refleksyon tungkol sa akin kung halos hindi ko na makilala ang sarili ko? Gulong-gulo na ang aking puso at isipan. Isang taon na ang nakalipas. Noon, palagi akong lulan ng simbahan. Nagdadasal sa araw-araw, sinasamba ang Diyos at higit na nire-respeto ang kaniyang pangalan. Masaya at maligalig sa anumang gagawin, tumutulong sa mga tao, tumutulong sa kalikasan. Lahat ng ito'y bilin ng aking pinakamamahal na ina. Ngunit mula nang dumating ang isang trahedya, tila ba nawala na lang lahat ng aking sigla. Pinakamamahal kong ina, hindi ko na muling makikita. At kasabay ng kanyang pagkawala, ang mabilis na pagkawala ng aking mga pinaniniwalaan. Hindi ko lubos akalain na labis na makapagbabago ang isang tao sa loob lamang ng isang taon. Tuluyan na akong nalihis ng landas at tuluyan nang tinalikuran ang lahat ng paniniwala. Ba't ka nandito? Alam kong gusto mo munang mapag-isa, pero sa tingin ko dapat mo itong makita. Mahal kong anak, sa pagkakataong nabasa mo na to, ay wala na ako sa mundo, pero lagi mong tandaan na hindi ako kailanman mawawala sa iyong puso. Mahirap man tanggapin, pero kailangan mong magpakatatag. Palagi mo sanang ilagay sa iyong puso't isipan ang lahat ng magandang asal at gawain na itinuro ko sa iyo. Patuloy mo sanang pahalagahan ang iyong relasyon sa puong may kapal at sa mga tao na iyong minamahal at tiyak na mapapabuti ka. Mahalin mo ang mga bagay na mayroon ka bago pa ito maglaho. Mahal na mahal kita. Magpakatatag ka, mahal kong anak. Nagmamahal, Mama. Isang liham mula sa aking ina, isang kaibigan na hindi ako kailanman iniwan, at sa tulong ng Panginoong Diyos, tuluyan ko nang nakamtan ang liwanag. Ito ang aking bagong simula. Unti-unti akong nagbalik loob sa Panginoong Diyos. Sa panahon ng kasaganahan, ang Panginoon ang una kong pinasasalamatan sapagkat nakamit ko ito dahil sa kanyang tulong at gabay.
Sa panahon na labis akong malungkot, galit, problemado, at tila ba hindi ko na maintindihan ang aking sarili, sa Panginoon ko sinusuko ang lahat ng aking nararamdaman. Masaya man o malungkot, umulan man o bumagyo, iisa lamang ang siguradong mananatili para sa iyo. Siya lamang ang nag-iisang sagot sa lahat ng tanong na tila ba walang sagot. Mapapagaan ang loob, gagabayan at tutulungan ka sa anumang dagok. Gagaan ang anumang bigat sa dibdib sapagkat mayroon akong Diyos. Sinusubukan ko na rin itama ang mga kamalian na aking nagawa. Nararapat lamang na ating mahalin at respetuhin ang ating kapwa. Huwag gawin ang mga bagay na makakasira at makakaapak ng ibang tao. Pantay-pantay ang lahat kahit anumang estado ng buhay. Kahit saan mang ang gulo tingnan, ang kalikasan ang numero unong bumubuhay sa ating mga tao, kaya't nararapat lamang itong suklian ng kabutihan. Magtulong-tulong tayo upang preserbahin ang inang kalikasan, hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para na rin sa ating kinabukasan. Mas natutunan ko rin pahalagahan ang ating bansang sinilangan. Mahalin at ibigin natin ang Pilipinas. Tangkilikin ang sariling atin, sundin ang bawat alituntunin. Makialam sa napapanahong isyu at piliin ang pinaka nararapat na politiko. Magbigay pugay sa bayaning nagpalaya sa atin at huwag palitan ang kasaysayan natin. Makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Iyon lamang po, ako nga pala ulit si Rachel Andrea Marata na nagsasabing hindi pa huli na magkaroon ng bagong simula.